In this video tutorial, I'm going to teach you on how to download DNG and XMP and also paano install yung XMP sa Lightroom Mobile in Android phone. Sa iOS, pag meron ng feature na import preset, same process lang din. Okay, so first is go to my website, makitravel.com, and pili ka ng preset na you want to download. So, ito, 11 premium sourceable Lightroom presets. And then click mo lang. Gusto ko lang i-add na yung karamihan ng XMP files ko nasa forum. So, kailangan mong mag-register sa forum para ma-download nyo yun. So, scroll mo lang, makikita mo yung Sorsogon version 1. And also nga pala, lagi nyong titingnan yung settings to change para if ever na meron kayong babaguhin is meron kayong idea yung ng mga settings na dapat baguhin. So, scroll mo lang, makikita mo dito yung mga sample images ko. Then, pili ka lang. So, try natin i-download yung Sorsogon preset version 1. So, sa baba pala, makikita mo yung 11 XMP Sorsogon presets. So, mamaya, explain ko sa inyo kung paano siya gamitin para sa mga newbie. And then, another page will load and makikita mo yung countdown dito. So, ito, yung kulay yellow. Wait mo lang siya mag-green. Then, click download. And then, that's it. Sa XMP naman, so ito, 11 XMP Sorsogon presets. Click mo lang ulit and another page will load. Then, pag in-scroll mo, pa, makikita mo si coronavirus. Ayan, yung bat. Just kidding. So, click download. Naka.zip siya. So, kailangan mong mag-download ng zip extractor kung walang built-in zip extractor yung my files mo or yung file manager. Ang una natin gagawin is para sa mga newbie, paano gamitin yung DNG. So, open mo lang yung Lightroom and then import mo yung DNG na na-download mo. Ito, Sorsogon. And then, after mo ma-import, hanapin mo yung DNG file. Ito siya. Then, click 3 dots. And then, copy settings. And then, click mo yung check kanina. Paste natin siya sa photo. So, ito, click 3 dots, and then paste settings. That's it. Kung gusto mong mag-adjust, adjust mo yung exposure, contrast, highlights, shadow, and blocks. Yeah, that's it. Kung gusto mong gawa ng presets, click 3 dots again, and create presets. So, preset name kayo na bahala, and kung saan yung group gusto mong ilagay. So, yeah. And doon naman sa XMP file, ganito muna ang gagawin natin. So, go to my files, and then downloads. Makikita mo dito yung 11 Sorsogon, naka-zip file siya, so kailangan natin siyang i-extract muna. So, yung file manager ko is mayroong built-in zip extractor. So, click extract, and that's it, na-extract na. So, kung walang built-in zip extractor, yung phone mo, go to Play Store, and install mo yung RAR, okay? Pwede ka na mag-extract after that. And then, paano siyang i-import sa Lightroom? So, first is, your Lightroom must be version 5.2 and up. So, dapat updated yung Lightroom mo. So, punta ka lang sa photo muna and then go to presets and then click these 3 dots and then import presets and then go to okay, sa download o sa folder kung saan mo in-extract yung mga XMP files and then select mo lang sila lahat. Select. After ma-select, click select and then that's it. That's how you import XMP in your Lightroom Mobile. In this video tutorial, I'm going to teach you on how to register sa forum ko or sa Maki Travel Community Forum. Kasi kailangan yung mag-register para maka-download ng XMP and mga latest DNG from other presets creator. So, let's get started. First is go to makitravel.com/community and then click mo yung register. And then, alagay mo yung username na gusto mo. For example, Pulgoso. And then, email ad. And then your password, and then location, Philippines, and then verification required, or sampo, binawasan ng tatlo, anong sagot? And then click, I agree to the terms and policy, then click register. Then after that, makikita mo yung, your account is currently awaiting confirmation. Confirmation was sent to this email, and then punta ka na ngayon sa Gmail mo, or Yahoo, or any email provider na ginamit mo. So, wait mo lang dumating yung confirmation email. Refresh the page para in case na dumating is makita nyo kagad. And once na dumating na, click mo yung email and then confirm mo yung email. So, long press mo para sure na mako-confirm. So, long press and then open in browser. So, Google Chrome. After that, makikita mo your email has been confirmed and registration is now complete. So, that's it. That's how you register sa forum ko. So, sobrang madali lang naman.